Caps Farming. Po, magandang umaga. Ito na po yung nangyari. Ayan, nabagsakan na po ng mga kahoy aring aking sayutian. So ayan, bumagsak na rin po ang balag. Lapat po yan. Kaya wala na po, lilinisin na lang at tatamnan na po ng bago. Sirang-sira po. Kaya ayan, tingnan natin yung isang part ng ating taniman doon sa Ilaya. Ito na ang nangyari. Lilinisin na po yan. Pagkagayan, sira na po kasi ang balag. Kaya mas maganda ay magtanim na lang po ng bago. Yan. Oh. Ito po po. Yan. Ang mga nangyari sa atin. Dahil sa bagyong aghong. Ito po yung aking dampa na nasira na rin. I-re-repair na lang po yan. Talagang malakas po ang hangin dito. Kaya, oh, buti na lang aring isang ating sayutian. Oh, nakatindig pa. Kahit pa paano ay, yan, may makukuha pa tayo dyan. Kasi buhay siya. Ka-farmers, pinitas ko po aring sili at nahihinog na, nasira na pati ng bagyo. Yan po yung ating kamatis, yan sa taas, tsaka may ilang puno ng okra. Hindi naman nasira po yung okra. So ito po yung kamatis, naglaglaga na ang mga bunga sa baba. So pitasin po natin aring mga sili. Yan, lalaki. Lalaki po ng sili. Napapabayaan ko po kasi na hindi pitasin. Gawa ng busy po tayo sa pagtitinor ng kamatis. Mga nagdadala po sa ating mga farmer natin, kasamahan natin. Kaya itong sarili ko ay napapabayaan na napitasin. Halos nangangahinog na nga po eh. Yan. Panay halos ay mapupula na. Ayan. Dami. Dami pong hinog. Dami rin ng laglag na bunga. Ayan po. Ganun po talaga mga ka-farmers ang aking trabaho. Gawa ng, siyempre unahin natin yung mga nagdadala sa ating mga farmer para makapera din po sila ng maayos. At yung mga binibili ko po ay yun po yung pambiyahe natin sa Maynila. So kaya nga po ako ay hindi makapag video masyado. Kasi nga po ay gawa nitong pamimili ko. Ayan. Kahit pa paano po naman eh kumikita tayo sa ating mga pamimili at diadala natin sa Manila. Yun. So yun po yung trabaho ko. At pagpaumanhin po ninyo sa mga nakasubaybay sa aking YouTube channel na hindi ho masyado ako makagawa ng video sa dahilan nga po niyang pamimili natin na gulay. At kahit nga po itong aking sariling tanim ay haharbisin na lang ay naano pa, napapabayaan pa po natin. O yan, lalaki pa man din ang bunga ng ating mga sili. Ayan po, mga pulang-pula na. So titingnan po natin kung mabibili pa rin aring sa mga mapupulang siling are. Talagang nakakalahating sako na po tayo sili. Dami ang nating napitas po. So ibibilid-bilid po natin ngayon para at least ay matuyo siya.
So ayan, ito na po yung siling napitas natin. Siguro may 10 kilo lang. At mga mapupula na. Ayan. Okay. Mag-video po ulit tayo. Madalang tayo makapag-video sa kadahilan ng nga pong namimili tayo ng mga gulay dito sa ating sa aming lugar. Ayan. So ngayon po ay ipakita ko sa iyo, sa inyo, ang ating mga tanim na nasira ng ating ng bagyo, aghon. Kaya ayan, naglaglagan na po ang bunga ng mga kamatis, bunga ng sayote, at nasira din yung mga bagong tanim natin. So, ayan po yung mga kamatis, oh, nagkalat. Pathway. So ito na po yung latest na ating mga tanim. Ito po yung nasira ng bagyo, yung mga tanim natin, bagong tanim na beans at pipino. Yan po yung mga beans, medyo nadaanan po ng mga tubig, ulan dito sa mga pathway, oh. Dito po dumaan at nasira yung mga tanim nating mga beans. Ayan po, ito dala ng mga pero ayusin ko pa po ito. Gawa ng buhay naman po yung ating mga tanim. Gaya niya, mga talong. May mga talong tayong itinanim. Saka sili. Ayan. Ito yung mga dala ang mga putik, eh. Oh, ayan. Pagka mga anong araw ay lilinisin po at tatabunan itong mga nasirang mga tanim natin. Tumbahan yung mga iba nating ano, mga tanim. Ayan. Ayan po yung isang iras na talong. At ito naman pong iba ay mga sili, mga bagong tanim. So gagawin natin ang paraan para makaganda at makabawi rin ating mga tanim natin dito. Gaganda pa po ito pag naayos ko yung mga ayan, no, kita nyo, oh, linis na linis talaga siya. At ang ating ibang tanim ay nadamay, kagaya nitong siling Taiwan. Ayan po. Kailangan ayusin natin para siya ay makarecover. Ayan. So, ilagay natin itong bato para hindi siya tumumba. Ayan. May bunga pa ng sili. So, kailangan po. Ayan, mga gumagapang na po yung ibang mga beans natin. Kaya lang ay hindi pa po talaga naaayos natin. Pero ayusin po natin ito. Ngayon ay babati po muna tayo sa ating mga subscriber, sa mga permanent na mga nanonood dito sa atin. Shout out po sa mga sumusubaybay sa aking YouTube channel, ang Cups Farming. Shout out po kay Tomas Saluday, kay Enrico Abelio, kay Bebot Vice. Shout out po kay Rolando Costudio, kay Rolando Dinko, Mario Galit, Victor Osis, kay Miguel Bautista, ganun din po kay Cabicio Fishing TV, Rina Patano, Lady Farmer,
kay Jeff Official, ganun din po, shout out po kay Mario Lopaas at kay Isagani Yasonia. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber, sa lahat po ng mga nanonood ng aking mga video. Pakita ko po sa inyo itong bumagsak na balag. Ayan, medyo nakayoko na ako dito kasi tumamba na po siya. So ayan po mga partners, bagsak na po tumba, kaya ito ay tatalasin na po natin or lilinisan na po natin. Ayan, tumba na po siya. Okay, ito na po yung okra natin na ilang puno. Ito yung mga panggamit lang po at nilinis na po natin. Yan, dinamasa na. At ito po yung natira ng bagyo. So, alagaan na lang po natin. Meron pong ilang puno ng sitaw. Yan, sitaw po yan. So, yan, inaasikaso na po uli natin ang ating mga tanim. Sapagkat napapabayaan naman itong nakaraang mga linggo, meron pa pong mapipitas na mga kamatis. So, yan ay mga patapos na. Yan. So, itong itaas pa ay lilinisan pa rin po. Gawa ng may mga tanim po yung sili. At gaganda na po yan, mga sili. At lilinisan po muna. Then, pagkatapos po nating linisan, ay lalagyan na po natin ng pataba, ipot ng manok. Tsaka abono para wala na pong nakakalilim or nakakasagabal kasi ang mga dahon niya ay wala na, tuyo na. Ang tuyo na po yung dahon ng kamatis. So, inuubos lang po itong bunga ng kamatis. Kahit papano ay makakapera pa po tayo dyan. So, ito po yun. Yan. Yan, may okra, may sili. So, yan po yun. At ito po yung mga sili natin, ayan, sa gilid ng kamatis. Yan po yung mga pinakita namin noon na nagtanim kami ni Ellie Boy ng kamatis, ng sili. Ayan, yan po yun. So, gaganda na po yan. Gawa ng malilinisan na po natin at malalagyan ng pataba. Ganon din po yung pag-i-spray. So, may spray din po yan. So, yan po yung aking alagang aso, si Papi. Yan po yung bago nating alaga. Na yan po ay si Ulila. Ulila po ang, kasi namatay po ang nanay niya. At may anak siyang tatlo. So ngayon ay nawala po yung dalawa. Yan na lang po yung natira. Yan. Si Papi. Papi. Yan. Yan po. Ulila. Ulila po yan. Asong yan. Lagi ko nang kasama ang taba-taba niya. Kaya nakakatuwa naman. Okay. Punta na tayo doon sa ating bodega para magtinor ng kamatis. Okay. Si Kati po ay andyan din. Gawa ng hindi naman po siya umaalis or lumalayas. Kaya, yun. Okay po.